Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang laban ni Takamura at Bison para sa kanyang WBA and WBC Unification World Champion belt. Matapos yon, dinipensa ni Takamura ang belt na yon ng dalawang beses. Nasabi ko nga sa nakaraang video na nagkaroon sila ng kasunduan ni Kamugawa na kung sakaling manalo si Takamura, ito ay aakyat ng mas mataas na weight division para sa panibagong world title. At yun ang ating pag-uusapan sa video na ito. Umuwi na si Ipo galing Mexico matapos manood ng laban ni Ricardo. Habang nanonood kay Kamugawa para matuto ng tamang pag-meet training, napansin nito kung gaano kapursigido ang ating bida na si Takamura. Dito na nalaman ni Ipo na ang sunod na laban nito ay para sa super middleweight title at gaganapin ito sa Japan. Grabe mga par! Ibang level na talaga tong si Takamura. Lodi na lodi! Dito na nga natin nakilala si Kid Dragon, ang kasalukuyang WBC Super Middleweight Champion. Meron itong 25 fights, 24 wins, 21 KO, 0 losses at 1 draw. At ito ay isang orthodox fighter. Sunod natin nalaman na addict pala ito sa Mahjong at dahil dito, pumayag ito ganapin ang laban sa Japan. Matapos nitong marinig na meron isang pro player ng Mahjong dito. Dahil nga sa sobrang swerte nito sa Mahjong at laging nananalo, tinawag itong Manhattan's Demon King. Sinabi nga dito nila kay Mura at Aoki na walang kwenta ang swerte sa boxing, kaya't sigurado ang mga to na mananalo si Takamura sa laban na yon. Pero sinabi ni Takamura na si Dragon ay malakas, kaya naman hindi nito nasisiguradong mananalo siya. At sunod nitong tinanong ang mga to, sa tingin nyo, sa mundong ito, sino ang mga sure na magiging world champion? Lahat ng tao kaya maging world champion, basta't magtitiwala sa sarili. Hanggat nananatili kang nakatayo at dumalaban sa loob ng ring, may chance kang manalo. Kahit ang mga pinakamalakas na world champion ay kayang bumagsak sa isang swerteng suntok. Grabe naman tong lodi natin mga par. Motivational speaker. Pero tama nga naman, basta't hindi ka titigil mangarap, walang imposible. Sunod na sinabi ni Kamugawa, sa boxing, kailangan talaga ng kahit kaunting swerte. Kagaya ng kung sakaling ma-injured ka, bago ang iyong laban. Sunod na sinabi ni Ipo na si Dragon ay tinawag na anak ng Diyos sa sobrang swerte. Kaya naman siguradong mapanganib ito. Kinabukasan, sinabi ni Ipo sa ating bida na ang pangarap ng kanilang coach na si Kamugawa ay makita silang lumaban sa Tokyo Dome. Kaya sinabi nito kay Ipo na sila ay pupunta doon at tutuparin iyon. Ngunit sa kasalukuyan nga mga par, si Ipo ay nasa estado ng pagkaretiro. Pero sinabi ni Takamura, okay lang yon at kahit anong mangyari, dahil sila na nga ang last ng disipulo ni Kamugawa, sisiguraduhin nilang tuto pa rin ang pangarap na yon ng kanilang coach. Sumunod na araw, tila naging sunod-sunod na nga ang pagiging malas ni Takamura. Nang pag-usapan ito ni Ipo at Itagaki, naisip nila na kaya nangyayari ang sunod-sunod na kamalasan kay Takamura ay dahil sa sobrang swerte ng kanyang makakalaban na si Kid Dragon. Matapos ang ilang araw, tumawag ang ospital sa Kamugawa Boxing Gym at sinabing si Takamura ay kasalukuyang nasa ospital. Dahil pala ito sa pagsagip sa bata, nakamundi ka ng mabundol ng kotse. Pagdating nila Ipo sa ospital, laking gulat nito na si Takamura ay nasa mabuting kalagayan. Sunod nating nalaman, inilaga nito ang kotse sa pagtalon at pagtumbling para maiwasan na yun. Sumunod na araw, matapos ang kanyang sparring match, nakita ni Ipo na na-injured pala ang ating bida pagka-landing nito. Tila sunod-sunod niya ang kamalasan na nangyayari kay Takamura. Kaya naman hindi ito tinatantanan ni Ipo at sunod-sunod na pinoprotekta nito. Tinanong nga ni Ipo si Takamura na bakit hindi niya muna pansamantalang i-reschedule ang laban. Ngunit sumagot ang ating bida na wala na siyang oras at siya ay nagmamadali. Mga par, ano sa tingin nyo? Ba't kaya nagmamadali si Takamura na makuha ang iba't ibang weight division world title? Dumating na si Dragon sa Japan at mabilis na dumiretso sa gym para mag-training. Dito nga natin nakita ang mga solid at mabibigat na kanang suntok nito. Matapos ang ilang araw, dito nga natin nalaman na si Yagi palang tinutukoy na pro player sa Mahjong. Sa loob ng 20 years, ni isang beses hindi daw ito natalo sa isang Mahjong game. At tinawag nga itong King of the Underworld. Dahil dito, pumunta na si Yagi sa Shibuya para talunin si Dragon sa isang laro ng Mahjong. Nakita na sila Dragon at tatlong player ng Mahjong. Dito na nga pinakita ni Dragon kung gaano siya kaswerte sa lahat ng bagay. Dahil dito, tila walang magawa ang mga pro player at sunod-sunod na tinalo sila Yagi. Grabe mga par, unti-unti na akong naniniwalang sobrang swerte nga talaga tong si Dragon.
Habang pauwi, napansin ni Ipo habang nanonood ng mahjong na si Dragon ay isang southpaw o kaliwete. Matapos ang ilang araw, nakita na si Dragon at Takamura sa kanilang press conference. Sinabi ni Dragon kay Takamura, "Ang aking second ay ang Diyos ng kaswertihan. Kaya isipin mo na kumakalaban ka ng anghel." Sumagot naman ang ating bida na, "Aha, ganun! Ako naman ang magpaparusa sa mga anghel, kaya ang kalaban mo ay ang demonyo." Matapos ang press conference, nalaman nga natin kay Ipo na ito ang best weight ni Takamura, ang super middleweight. Kaya naman kaabang-abang ang mga pwedeng gawin ng ating bida sa laban. Dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang laban ni Dragon at Takamura. Nang makita ni Miyata si Ipo, binahagi nito ang kanyang nalalaman tungkol kay Dragon na ito nga daw ay isang southpaw. Ngunit alam na nila Ipo yon at sinabi niya na napansin niya ito habang naglalaro ng mahjong si Dragon. Nabahala si Miyata dahil sa kakaibang observation skills na ipinakita ni Ipo. Dahil pati ang mga simpleng galaw sa labas ng ring ay napapansin na nito. At napatanong ito sa sarili kung nakuha niya ba iyon sa pagiging trainer. Dito nga natin talaga unti-unting nakikita mga par na sobrang nag-i-improve si Ipo sa pagiging trainer. Mapa-observation skills, boxing IQ at situational decision making sa loob ng ring. Pinakilala na nga ang dalawang boksingero at nakita sa gitna ng ring. Nang magsimula ang laban, mabilis na sumugod ang dalawang boksingero. Pero pinigilan sila ng referee at pinag-touch gloves muna ang mga ito. Matapos yon, mabilis na nagpakawala ang dalawang boksingero ng suntok. Ngunit, parehas itong hindi tumama at dumistansya papalayo si Dragon. Sumugod ang ating bida at sunod-sunod na inilaga ng mga suntok ni Dragon at nagsimula na ang matinding balita ng suntok. Pero parehas nitong nasasalag ang mga ito. Matapos ang maraming palitan ng suntok, kumonekta si Takamura ng isang malinis na parry counter. At mabilis naman na bumawi si Dragon dito ng isang overhead punch. Muling nagpatuloy ang makapigil hiningang palitan ng suntok. Grabe mga par! Pagkatunog ng bell, ang init agad ng laban, ang exciting sobra! Matapos itong sabay na kumonekta ng suntok sa kanilang depensa, pumagit na ang referee at doon na natapos ang mainit na round 1. Habang pabalik ang dalawang boksingero sa kanilang corner, nagulat nga ang mga manonood sa kanilang matinding bakbakan na nakita. Sinabi nga ni Miyata na mayroon siyang kakaibang piling na nararamdaman at parang may kakaiba sa ating bida. Kung maalala nga natin mga par, kapag nagkakaroon ito ng ibang piling si Miyata, sunod nito ay isang makakawindang na pangyayari sa laban. Kaya abangan natin mga par kung ano kaya ang kinakabahalan nitong si Miyata sa corner ng ating bida. Dito nga natin nalaman na hindi pa nagseseryoso ito si Dragon. Pero confident si Takamura na kahit magseryoso ito, mas malakas siya dito. Sa corner naman ni Dragon, sinabi nito na sa sobrang lakas ni Takamura, walang kwenta ang pag-iisip ng strategy laban dito. Bago magsimula ang round, miski si Ipo ay parang may napansin na kakaiba kay Takamura. Ngunit, hindi nito mawari kung ano ang mga bagay na yon. Nagsimula na ang round 2 at mabilis na sumugod ang dalawang champion. Sa gitna ng ring, parehas na nagpaulan ng samot-saring suntok ang dalawang boksingero. Habang nangyayari lahat iyon, miski si Kamugawa hindi mapakali at parang may napapansin ding kakaiba. Nagpatuloy ang pagiging agresibo ng ating bida at unti-unti na itong nakakalamang laban kay Dragon. Matapos yon, dito na natin nalaman ang napapansin na kakaiba ng lahat kay Takamura. Sinabi ni Kamugawa na ang kakaibang bagay na yon ay masyadong malakas si Takamura at sobrang ganda ng kondisyon nito. Tila natanggal na nga daw ang pumipigil dito na weight control at unti-unti nang nailalabas nito ang true potential ng ating bida. Grabe mga par! Tatlong world champion belts pero hindi pa pala yon ang full potential ng idol natin na si Takamura no mga par? Angas! Napansin nga din ni Dragon ang kakaibang lakas at perpektong pangangatawa ni Takamura. Nang magpakawala ito ng isang matinding uppercut, nailagan ito ng ating bida at tumama lang ito sa balikat. Dahil dito, mabilis na dumistansya si Dragon. Sinabi nga ng ating bida na kahit na namamaga ang kanyang injury sa paa, tila wala siyang pake dito dahil sa nararamdaman itong kakaibang lakas. Dahil dito, na-hype ito at kahit nasa gitna ng laban, nag-alagaurilya ito. Hindi naman pinalampas ni Dragon ang pagkakataon at mabilis na nagbato ng sunto. Ngunit, nailagan ito ng ating bida at dumaplis ang solid na counter ni Takamura. Dahil dito, napaluhod at nawala ng lakas ang mga binti ni Dragon. Pero laking gulat ng lahat, nang katulan ito ng referee na sleep at hindi binilangan.
Muling nagsimula ang laban at mabilis na sumugod ang ating bida. Sa gitna ng ring, nagpalitan ng iba't ibang suntok ang dalawang ito. Ngunit, unti-unting nalulugi si Dragon at lumalabas na ang natamo nitong pinsala noong siya ay bumagsak. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na suntok ni Takamura, na-corner nito si Dragon sa lubid. Sunod itong kumonekta ng isang right straight sa mukha ni Dragon na magbabato na ang ating bida ng follow-up punch para tapusin ang laban. Mabilis na pumagit na ang referee at doon na natapos ang round 2. Ang astig mga par, sobrang lakas talaga nitong si Takamura. Swinerte pa ang mokong na save by the bell. Habang naglalakad pabalik sa corner, sumigaw bigla ang ating bida ng "Sobrang lakas ko!" sa corner ni Dragon. Tuluyan na ang natakot ito sa ating bida dahil tila kalaban niya daw ang demonyo sa sobrang bangis at takas nitong si Takamura. Bago magsimula ang laban, nangakaw si Takamura kay Kamugawa na sa next na laban ito ay dadalhin niya na to sa Tokyo Stadium. Nang tumunog ang bell, mabilis na nagpakawala ng isang solid na suntok si Takamura. At dito na muling nakita ni Dragon ang kanyang kinatatakutan. Wala itong magawa at pinaulan na nito ng ating bida ng iba't ibang suntok. Kumounter si Dragon ng isang right straight na akala ng lahat ay hindi mailagan ni Takamura. Ngunit, nailagan ito at mabilis na nagbato ng counter. Putik mga par! Sobrang galing talaga nito si Takamura. Pero minsan, hindi ko talaga mapigilan matawa sa mga pinagagawa ng mokong na to. Laking gulat ng lahat nang simulan itong bilangan ng referee. At sa pagtayo ng ating bida, hinamon nito ang referee ng suntukan sa waiting room pagkatapos ng laban. Sino ba namang hindi magagalit? Eh hindi naman kumunekta yung suntok mga par. Pero nung si Dragon yung bumagsak, hinatulan na nadulas lang, kore ang putik. Dahil nga din dito, nakapagpahinga na ng tuluyan si Dragon. Habang naglalakad si Takamura papalapit kay Dragon, napansin ni Ipo na nagsisimula lang sumakit ang injury ng ating bida sa kanyang paa. Nang makalapit na ito, mabilis na kumunekta ng isang solid na suntok si Dragon. Kasunod na nagpalitan itong dalawa ng suntok. Pero si Dragon lang ang kumukunekta ng solid dito at tila naging one-sided ang laban. Dito nga natin nalaman kay Miyata na ang dumali na naman kay Takamura ay isang left swing. Kung maalala nga natin mga par, ito din ang naging problema ng ating bida laban kay Bison. Sunod na kumunekta ng sabay na suntok ang dalawang champion. Ngunit dahil sa injury ni Takamura, natalo siya sa palitan na yon. At mabilis na kumunekta si Dragon ng isa pang left swing. Dahil dito, na-corner na si Takamura sa lubid. Hinigpitan ni Takamura ang kanyang depensa at mahinahon na naghintay ng perfect timing para kumounter. Pero nung akala nito na dumating na ang perfect timing, mabilis na kumunekta ng isang solid na right straight si Dragon at doon na natapos ang round 3. Sa corner ni Takamura, sinabi ni Kamugawa na meron isang paraan para makali sa sitwasyon na yon. At iyon ang fighting spirit. Dahil dito, nagsigawan at nagtalo ang dalawang ito. Nangyatong dalawang to, nakuha pang magtalo sa world champion fight. Tumunog na ang bell at mabilis na sumugod si Dragon. Nang magpakawala ang ating bida ng jab, mabilis na kumounter si Dragon ng left swing. Dahil sa sobrang lakas ng suntok na yon, napatalsik si Takamura. At nabangga ito sa referee habang umaatras. Dahil nga din dito, natapilok ang ating bida at tila lumala ang kanyang injury. Sunod na nagpaula ng iba't ibang suntok si Dragon sa na-corner nating bida. Tila walang magawa si Takamura at nagtatamo ito ng malabag yung suntok. At sunod na kumunekta si Dragon ng isang napakalakas na uppercut. Nang magbato ito ng follow-up punch na left swing, nasalag ito ni Takamura. At mabilis na kumounter ang ating bida na nagpabagsak kay Dragon. Laking gulat ng lahat nang muling makatayo si Dragon. Nang magsimula ang laban, nagtagpo ang dalawa ito sa gitna ng ring at sabay na kumunekta ng solid na suntok. Mabilis nga din itong sinundan ni Dragon ng left straight. Pero sinalag ito ni Takamura gamit ang kanyang noo at sumunod na kumunekta ng isang malabombang counter. Dahil sa sobrang lakas ng counter na yon, mabilis na bumigay ang mga binti ni Dragon. Sa pagtaas ng kamay ni Takamura sa ere, doon na tinapos ng referee ang laban nang walang bilang-bilang. At idiniklara ang ating bida na the new WBC Super Middleweight Champion of the World, Mamoru Takamura! Napakalupit mga par! May apat na world champion belt na tong si Lodi natin! Sobrang lakas! Mga par, kung matatandaan ninyo sa sparring ni Ipo at Bold, ginamit ni Ipo ang parry counter. Dito nga pala natutunan ni Ipo ang galaw na yon sa laban ni Dragon at Takamura.
Sa tingin nyo mga par, anong weight division naman kaya ang susunod na sasakupin ni Takamura? Sobrang nakaka-excite ang mga susunod na mangyayari. Sabay-sabay natin yung subaybayan mga par. Kaya huwag kalimutan mag-like at subscribe para maging updated sa mga susunod na matinding bakbakan. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!